Nato, walay kabuluhan ni ining kinabuhi sa kalibutan. Mabitaw na mga pilosopo, mga kwartahan, hindi yung kumingon dato. Kanang danay kwarta, o mga pilosopo, mingon nga, minsan lang to sa buhay, minsan lang tayo babuhay, di, huwag ka nang minsan lang tayo babuhay, di do not look life after death. Or they do not believe in the resurrection hereafter. Mura silang mga Saduceo sa panahon ni Jesus. The Sadducees do not believe or did not believe in the resurrection. So, wala lang. Matay, ang buhi, kaon, patay. Ay nako. Ang Ebanghelyo karong adlaw, mga higala, ang dili pang prodigal son. Basig, magulat ta sa prodigal son. Ang Ebanghelyo karong gantong si Jesus na suko dito sa templo, kay gihimo ang templo nga palingke or mikado. Nag-road clearing dahil si Jesus si Saramban. Niya, masuko mo kon, limpiyohan na mo ang palingke ni Mayor. Masuko mo kon, pang-abogo na mo ng mga tindero nga wa sa lugar. Tanawa si Jesus. Well, that is not a good comparison. But Jesus cleared the temple with illegal vendors because according to him, ayaw himoa ang balay sa akong amahan nga merkado. Dito, namaligig. Money changers, namaligyang gandi, karmero, etc. So, gipangtuan ni Jesus, nasuko si Jesus. I mean, as human being, gibati ni Jesus ang kasuko. Pero, wala siya nagdumot. In fact, nagpakamatay pa siya para atong mga tao nga makasasala sama nato. So, well, guwapong Ebanghelyo, ha? Para sa ato, masuko ta sa road clearing na tanaw ang Ginoo nga, pero lahi man ang road clear nato, palingki man og mga karsada, si Jesus ang simbahan, ang templo. Pero sige lang. Kanang karsada para na sa sakyanan, ang simbahan para na sa Ginoo. So ayon ninyo butang tindahan. Mo na. So naiyon si Jesus kani balay ni sa akong amahan, ayo himo ang palimerkado. So ingon ng mga Hudiyo, unsa may ilanan nimo Jesus nga ikaw sinugo sa bahan? Ano masuko man kasako? Ingon si Jesus, guban ninyo ning templo sa tulo ka adlaw ako ning tukuron pagbalik. Wa kasabot ang mga Hudiyo kay kanang templo it took 46 years to build. Mo nang gisunog sa mga mo nang templong nasunog building of burning of Jerusalem in the year 70 by the Roman Empire. So kanang kanang templo gibuhat kana 46 anyos sa mga Hudiyo, unya gubon lang ni Jesus in 3 days. Balikon diyan ni Jesus in 3 days. Ang pasabot ni Jesus may gala mao ang iyang lawas ang templo, that after dying on the cross he will resurrect on the third day. Okay, mayang pagpaminaw ka ninyong tanan samtang nag-andam tagpanyuto sa bukid karon doon ay nag-shot-shot, doon ay naggulat og numero, doon ay gikulbaan na kay bakunahan, ayaw mo kakulba, atong isgutan niyo niya, doon ay naghulat og ambot o sa gihulatan, doon ay natulog, doon ay wapahawhawi, aon inday dawhain ka man doon pasingod, bisan korpyo, aon sa pasaramban, aon hubog-hubog, aon nagtinamad, basta weekend. Ingon pa tong akong tiyong nga mayor sa una sa Caraga, Tutyo Totong. Kung kumusta man mo di sa Caraga, tawagong gani ang tao o niya magpinuluho, kanadagag alibay, ingon siya nga, aduding. Unsa nang aduding? Gaadod. Unsa man ang gaadod? Ha? Ganang sa Minandaya na dabawin nyo, gaadod, nagtinapulan, dagang rason. Dali-dagod, mukuan ta, mulakaw ta. Ay, sakit yung tiyang ko. I have headache in the stomach. Munang adod sa Mandaya or dabawin nyo, pwede. Adoding. Pero naagani kinahanglan ang tao. Ha? Naagani kinahanglan, doon ay siya gusto, pangayong sa iyang papa, kang Cesar Amban. Doon ay pangayon niya sa gobyerno. Doon ay pangayon niya sa iyang higala or doon ay kalipayon, dili na adoding.
paduding. Unsa nang paduding? Papansin, kung magtinamad, aduding. Kung magpapansin, paduding. Saramban, ha? Papansin sa ta. Doon na kita ay 18 minutos lapas ang alas 11. For latecomers and late tuners, balaod sa Diyos, balaod sa tao, giya sa katilingban, sa matag alas 11 hangtod alas 12 ang takna sa kauton, sa matag Domingo, live sa atong DXHM AM band o DXDV FM o sa TCTV Channel 10 ang 18 o social sa Facebook. LGU link with the permission of our mayor and our CIO, Mayor Michelle Dacterbat. Ma'am, good morning. O sa among CIO nga, si Ben Tisiorna. Okay, guwapo kayo ni nga pamaagid niya sa kuan, sa itong social media sa city. Oh, with their permission, so, naglingtas sa LGU. Doon ay mga panawagan, pero dugay-dugay na ni. Pero parang, kuan lang ni, parang takbitan na ito. Sa una, Saramban, katong dugay na itong panahon. Panahon pa na ito. Doon ay mga panawagan. Attorney Al, nawalang akong baboy, yung saan man eh. So, akong ging na, di, may ning tunga, sir. Di man mo tunga. Kanina po, iro daw nawala. Kaloy po. Kinsa nakakita sa among iro, palihog pagkontak ani nga number, pero po, nakita na siguro ni. Ha? Buta. Uy, saan pagkakita ito nga buta? Ang pikas mata, isa rin daya yun, no? O niya, kinsa, bahala na mo hatag daw pagkonsilo, dagang salamat. Sana all, no? Ang iro, wala. Ang tao mawala sa Ramban, wag ko ano. Sana. Ay, naku, joke lang. Ayan mo kakuan, ha? I'm speaking here kay kanang iro, dia, labi na dia sa Diversion Road, mga lumon ko, ng mga Matinyans. Musugod ko, suroy, dirigikan sa clergy, paingon dito sa Red Cross, Philippine National Red Cross, along the 7-kilometer diversion road, national road, 4-lane road. Anak, ay, nako, buhay ng kinabuhi ng tao. Kadaghang iro, labi na diyan sa mapantad area. Iro sa kalibutan. Iro diri, iro dito, iro diha, iro doon. Pwede ba inyong hikta na? Kaya makita na sa
among veterinarian under Dr. Erespe, Tess Erespe, o mga sakop niya, nako, bitbito da, ha? Mga na mga iro din sa madag, makakita atong track nga ga kwadong kulungan sa Romandagan. O ay, saan yung iro, no? Mura po mga kanang dunay waran to baris, makakitag pulis mo nagan. Uy, dako buhay. So, palihog, ihikta ng inyo mga iro. Masakpan na, dalo na dito sa impounding area sa anong City Beth, lukaton na ninyo. Kundi lukaton, ambot na proseso ana, ha? Ay, nako, ero. Okay, paibuntag sa tanang talking tagpin manaw, karon sa Mati o sa Tibuk Davao Oriental. February to March, murag doon ay, aside from pandemya, kaning pandamay ng pandemic, ng pandemya, ng COVID, law nang natibo, makatabid dyan na COVID. Doon ay mga panghitabo na itong March o February o March, no? And if, again, I'll reiterate, we lost Mayor Manolo de Anghiran of Manay and former board member Jipot Palmahil of Mati. Again, back condolences. And, but, doon na po tayo mga dilimayong mga panghitabo. Doon ay mga, well, bagyo dito sa laing lugar na nangandamta. Yan, nagapadayon ang kalisod sa panahon. But on the other hand, doon ay mga, if there is bad news, or not really bad news, if there is something di kayo mayo paminawon, we have blessings also from the Lord. We have three ordinations this March. March 1, Reverend Richard Labo of Calapagan. March 3, Reverend Ruben Bintayo Jr. Lumadni sa Manay. Ay, nako, congratulations. We have another Lumad priest of Manay, March 3. And Ugma, Marso Otso. Reverend Marlon Di Quitillo. May pang-amban dali ra pronasa na Di Quitillo kanang atong ordinan ugma. Congratulations. And then dia sa Manay, we commiserate with the loss of your mayor, of our mayor, taga dito man akong lolo sa San Fermin. We also are happy that after the loss of the mayor, good officials will replace him, will replace the office. I mean, by law of succession, maayo man po doon kasaligan ay mga sumusunod. We just pray for the new officials. Mayor Japet Mantog Kibo, another lumad. Ay, nako. Kanin lumad ba? Ayaw mo. Ay, tagjaga-jaga sa ramban sa lumad. Kanang doon ay ipangunta na ako. Unsay meaning sa lumad? Tubag hinun sa nga law kanang mubo nya masuko atit na ko sumbagon. That is bullying. Pero I'm happy, ha? We are happy. We are sad over the loss of mayor, but on the other hand, the Lord knows what to do with our municipality. So one place is the newly installed mayor, no longer acting, but Mayor Japet Bantog Kibo of San Ignacio, whose parents come from San Ignacio area and central, and anyang papa negosyante o ang mama supervisor sa Manay district district division o district dili district sa deep end sa district from the family of Mantog kang Flor o kang Gabino Kibo. And then he has two siblings, lawyers, Attorney Grace and Attorney John of Bati, fiscal and pao dito sa Tagum. Well, Japet is in good hands, and we are praying that we are also in good hands. I definitely have high hopes for the young people. Yan yung mga batanon, yung mga tao, energetic pa kayo. And he will be assisted or tandem nila si another young man, Benji Laho, De La Cruz Lahora, another lumad, mga De La Cruz diha, Malia. Yan yung sinong Ponsing, diha naman yun na nagdako, diha naman nagtao. Son of Ponsing and nung Ponsing and Marigoding De La Cruz Lahora. Congratulations to the family of Japet and Benji. And to the Kagawads, no? We have a new set of officers in Manay. Sana all. And then, for April 9, we will have a launching of the 500 Years of Christianity
in Caraga. Why Caraga? Why the bishop chooses Caraga? It is the first parish in Davao Oriental along with Baganga and Katil in 1873 when Caraga Mission was established. Ang parokya daan nito pagsulod sa Davao Prelature nato sa Sambuanga pa kaning tulo Caraga, Baganga and Katil. In fact, the first formal schools, Catholic schools, are from Baganga and Caraga, kanang Our Lady's Academy before o niya Holy Family Academy karon. Karon St. Mary's Academy o St. Mary's College sa Baganga. April, unsa ni? Ugma ordination ni Reverend Marlon Ditoquillo, Rama, okay. Diya sa Cathedral, 9 o'clock. And then, congratulations to Dr. Roy Ponce, the newly installed president. Wow, Mr. President! Okay, lamiani niya. Kuan ba yan? Ika nang hinimba o ka nang Diyos nun? Nag-appeal ni sa membro ni sa among board of directors sa Adjesom sa una with Bishop Alo. Nagkauban niya na rin sa Adjesom. So, we meet him in the city. Nag-courtesy call siya o ganyang grupo kay Mayor last week. Roy, congratulations and we will support you all the way. By the way, balik ta itong April, no? Launching dito sa Caraga. Ang mass ni Bishop is 10 a.m. 10 a.m. mass, of course, i-video na o live sa FB. And then, singit ko, April 21, homecoming na mo sa Batch 1971, 50 years ago. Sa Holy Family Academy, now St. Mary's Academy, Caraga, diha sa Caraga, diha sa among alma mater, St. Mary's Academy. With June Palmahil as our president, ang kauban na mo, 31 may kabuk, pero karon buhi pa, kasagaran, pero layo ng uban. Ang uban, senior citizen na. Doon na kita 27 minutos lapas ang alas 11. Ha? Para ni sa itong mga, well, Sierra Madre is the mountain ranges in Central Luzon on the northeastern part of Central Luzon, Bulacan, Rizal, what else? Padulong na dito sa Nueva Ecija, diri kagikan sa Infanta, o ng Sierra Madre. Diri, doon natin Sierra Madre, pero... I was telling you before, kantong doon na yung mga programa, gikan din sa Mati, musubay taon niya paingon dito sa Baganga, muagitaan yung bukid sa mountain between the boundary of Del Norte, Combal, and Davao Oriental, pero part na of Davao Oriental. Taukanga, diretso dito sa Sangab, etc. I'll talk of that later.
back to our program, Balaod sa Diyos, Balaod sa Tao, Giya sa Katilingban. For late tuners and late comers, kanang maliit ba? Kitang mga Pinoy, kanunay maliit. Pero, bisag maliit ka, sir, pasok lang gihapon. Because it's better, better late than never. Ayun. Sir, ingon tong magtudlop ako. Late ko, sir, pero better late than never. Nako, but better never late. Ikaw daw sa ramban ka na. Kopyada na. Doon ay mingon nga, better never late. No, it's better, na to? Better late than never, but it's better never late. Well, we are live on DXHM and this DVFM sa atong TCTV channel 1011 at N810 na sa atong Facebook link with DLGO atong TCTV courtesy of TCTV giambot yun sa nini import ha mayang technician nato diri no sa HM sa CC sa Ramban diri sa Facebook na nag-assist diri nga murag murag correct siguro. Salamat sin sa Ramban og Jim import kaning atong Facebook gikuan sa akong staff ni si Jim ngadto sa LGU. Okay, gilink. So kung makakita mo dito na lang utanawa sa LGU, wala koy account sa Facebook. Na koy Messenger pero wala koy Facebook. Na koy Facebook pero private. Ayun. Na koy Face pero wala koy book ha. Na kay Facebook. Saan man ning lisod. Lisod ng Facebook, ha? Dagang otitod. We need social communications. But due to irresponsibility in social media, ang uban nila lang, but no, ako modified na. Ako'y Facebook pero private. Muna ko kaysa ako yung nahan. Okay, so doon na pag-ikwan din. Advance, wow, it's him. I love my own. March 19, Fiesta Kanisa, San Jose. 30th founding anniversary of DXHM and 12th founding of DXDVFM. Dugay naman data, 30 years na no? You mean to say you have been here for the last 30 years? Oh God, that's amazing, huh? Thank you, Bishop Alo, atong Bishop Emeritus of Mati, gipulihan or succeeded by our very also active young Bishop Abel Apigo. Good morning, Bishop. Thank you for being with us and the walking bishop. Abot na nagbisagasa ng mga bukid. Plano pa may matugbutay. Secret. Ha? Now, 30 years, that was 1991. Panahon to sa eleksyon nasyonal. Nagsugod na taong kwadato. Ang akong programa nagsugod sa 1991, Balaod sa Diyos. No, with Father Jerry, we started with it as Buto ko, Dungog ko, Bantayan ko. In preparation for the 1992 elections. After the election, gikambyo ni Sister Mayet, kay wala may election, Balaod sa Diyos, Balaod sa Tao, Giya sa Katilingban. Congratulations! Salamat Ginoo og sa atong patron saint, Senior San Jose, the patron saint of the Universal Church, and in whose feast day falls on the founding anniversary of our station. Thank you sa inyong suporta, kanyong tanan. 35 minutos lapas ang alas 11. Daw na yung mga pangutan na bahay ng vaccination, mga igala. Dagan mo ito sa office of God. Ikaw pa bakuna ka? You have the right to say yes and to say no and to say nothing at all. It's better to. Kanta ba? Pabakuna ka? O, di pabakuna. Kung di ka magpabakuna, ayaw pang dani sa uban niya di magpabakuna ha. That's not good. Doon ay sa social media, doon ay, di ko magpabakuna, kaya basig mukirig ko. Di ay nalagsabagot kung mukirig ka. Number one, according to doctor, doon ay ikuan si Dr. Katbagan, ang among city health officer. Doc, good morning. Uban siya ka-IMT ng mga kusgan kayo. Si Katy May Bihis, o kanin si Charlie, ang among sa disaster. Assisted by Karen and the other staff of disaster. And sa si Itzopod, with all his doctors, nurses, medtechs, frontliners, we call this frontliners. Kita back up. Okay, salamat Doc. And then, bakit kailangan magpabakuna? Para dili takdan o dili makatakod.
kung gusto ka nga dili ka makatakod og dili ka takdan, dito ka puyo sa waniban. Joke, joke. Bitaw, that is the principle now. Kung dili ka kay dili ka mugawa sa balay, well, that is your prerogative. Atong isgutan niya. Number two, dalion nato ni kay kulang taguras. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sinovac, Pfizer, sa to? Kagikan sa Rusya o gun sa patong? You just look at our Facebook sa LGU sa Mati o sa government, sa Department of Health, etc. Ang muabot diri, wala pa ko kayo kaso ito. Pero doon na daw yung muabot diri sa Sinovac or sa patong isa, Pfizer. Pfizer, doon na pa klase-klase. Okay. Magkano ang pagbakuna? O, di na tamang utana, kay libre man na. Ha? Doon na yung mga utana sa akong magpanotaryo. Ano yung mga amigo na akong pare? Sa Alpila, Lumon pila na ko. Ano man, bayad kayo sa wakil kwarta. O, ano pang utana kung wakil kwarta? Na yung mapalit sa mong tinan. Pila ning kuan? Pila ning biskuit? Mapalit ka, dili. O, anong nang utana ka? Wamantay kwarta, no? What the... Ay na po, basta libre lagi na. Ha? Mahal o barato, basta libre. Ambot yun sa ninidigong asag kwarta ni. Ang City of Mati, andam na ta sa preparation. Thank you, Mayor and Doctor. Nagakuha na lang karon, nagulat na ta kay kita may nakauna pag-prepare. Kita dahi unahon, according to the DOH or sa Manila, sa IETF, kita dahi unahon pagpadala. So in due time, karong Abril or Marso, mukalit lang abot o dapat ready ta. Anong imong itudlo si Saramban? Adi ka di ayaw. Ayaw, saba. Okay. Sino ang unang magpababakuna? Frontliners, kanang gitawag na rin kanang ang unang magpabakuna yun, kanang mga frontliners, senior citizens, sundalo o mga trabahante sa gobyerno. Ano man. Ay sila may dali makatakod ng frontliners, so dali matakdan. Sundalo o mga military o mga police, etc. Kailan ang sapat magpabakuna? Yung monitor or FB, magtaging, maglisting ta, information dito sa Tati and sa other schools. Salamat sa Tati. Anong Tati man eh? Sa State College, pero university na karon. Roy, salamat. I mean, the school, the university is giving us the opportunity. Dito magbakuna o dito po mag-information. Doon ay listing ana mo, kwan lang mo sa Facebook. Anong kailangan bago magpabakuna? Informed consent, kinanglan mo sugot ka. Kung di ka mo sugot, ay saba. Ay pandamay. Ganang uman manggod nga. Now, maminaw ta sa mga tao nga angay paniwalaan. Oh, murag kanta ba? Ayaw ta paminaw anang nasa dalan. Ay papakuna kay na dito nakakuan. Namatay sa pakuna. Fake news ang tawagan na or misinformation. Pangutaan na mo sa doktor, sa gobyerno, or kung hindi mo mo to sa gobyerno, kaya wa mo'y gobyerno, ambot asa mong mutana. Ay lang pangutaan na dyan sa... Doon na may mayingon niya. Doon na mag-post pa sa Facebook o sa group chat niya. Ay di ko mukuha na anak, kaya nikirig tong taga-UK. Ano dito ka? Istorya raman na. Kung tinood, well, you tell the doctors, Dok, unsa man ni, pangutaan na. Ha? Dilita, do not give us fake news or misinformation. I think kung di na natamusaling sa gobyerno, may kabuluhan ng atong nasod kung di tamusaling. Kada announcement, magduha-duha ta. It's not good. Under the principle of trust and confidence, ikaw mo sakay kang pinikap, imo bang tanaw ng pinikap, uy, basig ka ng imong kanina sa ligid, guba. Muinom kag soft drinks, imo bang tilawan sa... Musalig ka sa gobyerno, sa nag-produce sa soft drink na limpyo. Tanaw-tanaw sa nimo. Mukhaong ka sa restaurant, imong tilawan. I mean, we operate on trust and confidence, but with caution. Saan may ibinis siya sa caution, si Saramban? Bantay ta, prudence. Okay, mangutana sa mga tao nga angay pangutanaan, pangutanon. Anong kailangan gawin sa araw ng bakuna? Magpunta lang. Dapat, mato ka soon, asa ka nakalista. Doon na yung mga instruksyon. Ano ang dapat gawin pagkatapos ng pagbakuna? Well, kung doon ay adverse effects, dili adverse ka ng hilantan or ka ng magkapoy, doon na may advice ang doktor, Ana. Ayaw pagpa-advise ka ng kwak doktor.
Oh, manay advice ana. Pero dito sigurado unsay rason anang anong nagluyak ka. Oh. Ang doktora ang mag-injection ra sa ato ang nakahibalo kon pila. Kung unsaon pag-injection, I mean unsaon ang buhaton nato after tabakunahan. Paano ang pagpatuloy na maproteksyonan ang sarili sa pagpamilya? Well, number one, dili ka ng bakuna lang. Kung dili ka makatakod, dili po ka matakdan. But number one, mas maayog yun ng observe health protocols during the pandemya. Stay at home, and then wash your hands, and then wear face mask and face shield. Pagka humanana, bakuna, and then ayo pagkumpiyansa ha. Dili lang kay bakuna ra ang inyong bantayan. Kung dili, appeal po ng atong kanang health protocols. Okay, authenticity and cold chain. Katong saling na lang taan sa gobyerno, sa atong IMT, Incident Management Team, under Dr. Katbagan, of course, under the direction of our mayor and the team, na anang mo abot niring nga bakuna, authentic na. Ning agi na og proseso. Oh, di na magkalat og daghang misinformation, mga higala. So far, mauna ang giingon ni Dr. Katbagan. Tanawan lang po ninyo sa LGU Facebook ni mga higala. Okay, so ang atong misinformations, comments, ibalo ko nga, social media o ang media, they have the right of or the freedom of speech, the right to comment, but let's limit our comments to something which are or which is reasonable and tininood. Ha? O sa himanggod kita, may emotional ta kayo nga, di na ta kakuan, di na ta isang kinsa, labi ng mga senior citizens, sama na ako. O sa'yo, maglagot na, tungod kay dilitinood ang nadungog. Well, kalma lang ha, kahit doon na tayo pamagya na. Now, aside from that, dili tama tingala mga higala. Kaya kanyang pandemya, this is not the first that the world experienced pandemic. In the 1905 something, tanawan ninyo sa history, ang Spain, nagsugo dito ang pandemic, 5 million people died of it. Worldwide. Now, ang pinakadako nga pandemya or dili gid sa sakit kundili sa karahasan, violence, unsay tawag ani, katong sa Nazi. In the World War, before World War II, Hitler eliminated many Jews and 6 million Jews died in the times of Hitler. You can imagine that? Katong sa concentration camp, katong gitawag natong unsay tawag atong panghitabog atong pangpatay ang mga Hudiyo because of, you know, cultural differences or whatever kang Hitler. That was the dako nga pandemya. And then, katong mga panghitabo antod karon sa Japan, nag-antos pag katong mga tao, nag-ibumba sa Amerikano, katong Hiroshima and Nagasaki. The radiation still rather, you know, amto karon na pa yung mga biktima sa radiation. Kaya mga daghang kayo katalangman. So, di na tayo kayo. Well, hadlok tayo matingala, but ayaw kayo kahadlok, ayaw kayo katingala. Kay, doon na pa yung mga dagkong pandemya ana nga panghitabo, mga igala. I was katong nagkakuan ni Sir Rodriguez, dito ko sa Palingke. Yun, doon ay mga lumad nga gikan sa East Coast nga nagbaligya og butong. Kaila ko ani nga pamilya, unya, ang asawa og mga anak, tulo sila or upat, na maligyog butong sa Palingke. Kay boday ilang panginabuhian. Akong gihangyo nga, tiyo, yung pagbaligya mo nga sini, ayaw ka mo pagtipon. Isa lang ka o tao yung magbaligya. Oh, tapos ayaw nga sini, maday yung gatipon ka mayo kay yung COVID. Magatapod kita sang COVID. Dugwa para ba makamaskara. So, ngimo ko, before I talk to him, I pulled out a face mask. Itagana ko sila tulo upat pagpamilya. Inako, ngadto ko magbaligya sintong kilidan na minus yung kuan, yung duty din kabaligya, para di kita takna ng COVID. Long, atod ni. Awad to sintong magbaligya, duty din kita ako. Ngan sini, madako-dako, kay madig kami, madiging utaw. Long, kung madig sa ako kamo di sini, madiging utaw, gasok-sokan, pero madlo kita sang COVID. Karamban, andaman tugtog ha. Unsa may gisulti ni tigulang sako. Atod ni. Wa kakadlok ng COVID.
Yamadlok ako ng gutom. Ay, nako. Ang alas 11. Wala naman tayo kung panahon mga igalal. Atong nakbitan ang mga, you know, there is a Mati. Let's talk of Mati now. Salamat sa kooperasyon sa mga Matinyans. The mayor, foran in behalf of the mayor, magpasalamat ko sa inyo, sa inyong kooperasyon. Especially kitang tanan, ha? Whatever sectors we have. And in the business sector, because of the ease of doing business in Mati, nagadaghan, naganang nang invest sa ato mga negosyo diri sa konsani sa entertainment diya sa beach etc. And then we're just hoping na ang construction boom sa Mati marigilit nato. That's why we have some rules regarding ni mga constructions. Atong inyo na mga negosyante mag-construct mo mga building, ayuhon nato ang plano, and then let's give space for parking. Mo ni problema nato karon ang parking space sa Mati. In fact, we directed our traffic management officer na Aguinaldo, ang former chief, former police,
among chief sa team o chief nap kumusta man diha ang atong mga kana mga kauban ha nang naningkamot in town si nap ug mga kauban nga ma unsa ni makuha ning no parking area bisag birabirahan siya sa radyo okay lang sana all ay nako buhay and then nagapadayon ang housing ha under isa o kanang sa atong mga unsa ni kuandya mga kauban nagapadayon ang you know after pandemic what else what comes next according to the prediction of some analyst famine kag gutom so the mayor ordered us a city life must go on ha life must go on despite of the pandemic meaning padayon ta sa business padayon ta sa trabaho pero observing social distancing health protocols and then informing vaccination etc. And then kaning atong business as usual, office as usual, life must go on. Supported ni with plans. Abi nimo ang gutom famine unsay solusyon sa gutom sa ramban? Pagkaon ang sakit sa tulo kapi, pamaho paniudto panihapon. Unsay tambal sa aning tulo kapi? Tulo pud kapi. Pananom, pamuhi ug panagat. So simple, ha? Kanang kulang ka og pamaho paniudto panihapon, PDP ka. Imong pamaho dala paniudto PDP. Or ang paniudto dala panihapon PDP. O kung kulang kag bugas, little rice ang panihapon memorize. Pero solved gani sa atong programa under Mayor Paki Amir. Sorry sir. Ay nako na inom na ako ang papa ni Mayor. Under Mayor Michelle Rabat, kaning business must go on and then production must go on. Agri production. Nagapadayon ng agri support nato under the program headed by Baby Sambas and dia sa speak supportive kayo si Consial Eric og ang atong speaker sa Consial Eric ang chairman sa agriculture supportive kayo siya uban sa atong vice mayor og mga kagawad. Ang sa atong IMT nagapadayon ta sa IMT paglihok disaster under the mayor of course with Dr. Katbagan and then disaster kan Charlie of course na si Edwin Barrera, Consial Edwin Barrera nga kasaligan kanunin namo din sa mga meetings namo sa disaster. We are all in place mga igala. The police are in place under Bimbo, the traffic and the PS and then the public safety under Romy and then si Isyo and then the ISP under Vice Glenda and the heads of office under the mayor and ako nagapaloyo sa iya alang ani mga heads of office, the engineering, the treasury, the business BPLO are all in place. So dili ta magkaratol. Amen. Si Saramban. And then kaning syempre na yung mga matay tungod sa kuan sakit unya kun COVID do na ti protocols ana. Dili na to pabayaan. Ha do na ti protocols. Speaking of the dead, ang atong cemetery kaning Mati Old Public Cemetery gihinay-hinay nato kay saturated na magdugang ta og bag-ong cemetery dito sa Pamuanon. At 3 or 4 hectare Elcheck. Basta less than 5 hectares property dito sa Pamuanon, Matiaw, imo na tong public new public cemetery this operational siguro karon gisugdan namo ang site development ana natay mga permit ana para maka-accommodate sa mga katawhan sa mati diri sa south dito sa north dito diri dai sa north dito sa south we are planning and the mayor has instructed me to prepare the documents for a 3 hectare public cemetery at Dawan, Lampasan Dawan. Lampas lang sa Dawan. Manang kita og lampas. Dito sa Dawan, we will acquire a property for public cemetery to accommodate Dawan, Mamali, Sudlon, Danaw. Oh no, naay cemetery sa Danaw. Kani mga southern barangays walay cemetery. Oh, so karon nahunaw na ato na. Dire sa north ang duol nga cemetery ang kagisukan which is a cemetery for Tagbinunga, Buso, and Don Martin Marundan. Pero naaman. And then Dahikan, wala. Pero naaman tayo public cemetery dire sa city. So, ana ang atong mga kalihukan, hinay-hinay ta. We are on track, mga igala. And then, of course, dili nato malikayan ang atong pag-atiman sa mga barangay. Si Mayor Nagasoroy sa mga barangay with Goy-Goy and the other employees.
Okay, kumusta man ato mga lumad karon mga higala? Di tanto malintan ang kanunay na akong ginabalik-balik ang lumad sa Davao Oriental. If we our ancestors are the aborigines of Davao Oriental. We are talking o ni Mandaya, Calagan, Mansaka and Manobo. Ang uban ng unta na asa may Manobo. Manobo are is the family, the Manobo tribe is in Boston. Mandaya Manobo and then we have Manobo also here in Davao in Laluca area, Luban lang ka Kabuaya and Governor Generoso and few in Batubato. Ang Mandaya nagkalat ni Dihol Davao Oriental, Davao del Norte and Kumbal. Ang Calagan especially mentioned ang Mati, Tarragona, Lupon and Banay-Banay. And then ang Mansaka, of course Lupon and Banay-Banay in the periphery or hinterlands of Don Camar area and Ilaya and kaning mga Tagugpo o kaning Lagdek and Maragatas. Saramban, para ni sa mga lumad. Tapos ang pangumusta mga igala diya sa First District sa itong mga luma diya sa Butay, Sangab, Dangilas. I heard nga doon ay kasada nga gipahimo ni Governor. Salamat Governor Nelson. Dengiran sa dalan, gikan diya sa Pantuyan. Paingon dito sa Maglahos. O Dangilas, Maglahos. Then padulong dito sa Kumbal o Davao de Oro. Pero abot sa Mayagong. Mukros pa mayagog padulong sa Butay. In due time, makaabot na kung Butay, kisa kitang tanan. Pero bantay mong taga Butay, ha? Danay dalan diha. O, nanapoy mamalitog yuta ninyo. Ayaw in town kay sakop na sa ancestral domains sa atong tribo. Bawal magbaligya. Kung doon ay mga hatag-hatag baligya, kamukamura diha mga lumad, mag-exchange gifts na lang mo diha kaysa ibaligya ninyo sa dili taga diha. Bawal ka na bawal. Bisan pa ang sale among the lumads, doon natin yung regulation na na mga igala. Aung ka na ito balaw saan. Kumusta po diya sa Tigbawan, Binondo, dito sa Kasunugan, Mantapay, Katagkanan, dito sa Boston. Uy, naku, doon na may group chat sa Boston. Amot lang kung madungugta nila dito. But di rin at di natin pala yun. Dito sa Macambol, doon natin yung pamindahan ng mga lumad diya sa Mamali, Kabuaya, Luban lang, kaya doon Camar area, doon Mariano Marcos, Calapagan o Barayag. Asa pa. Sa Manay, we have a new priest, Father Bintayo, who hails from Kapasnan area ni mga Bintayaw. Kapasnan, Rizal, and then Taukanga, mga Bintayaw. Doon na po yung mga Bintayaw diri. Kaduko na na nila, of course. And then, San Fermin, kumusta ka mo nga? Dito sa Luya, Katabuanan, akong lolo, gikan dito sa San Fermin. Sana all, guwapo nga lugar. Dito sa Kaningag, may home barrio, San Miguel o Mercedes. Ay, nako. Dito po sa Katiil, diya sa Maglahos. Ba't dito sa Lupon, ayaw kalimti diya sa Tagumpo. Diya sa Tagumpo, Tagiktik. Doon ay lugar dito do, Tagiktik, sa Tagumpo. Ingon mo sa Lagdik o Maragatas, diya sa Lupon. Para sa itong mga migrants ng mga lumadiri sa Mati, Mandaya, Mansaka, huwag doon na po yung mga kundiri Huluano, Maranao, kumusta ka mo? Ha? Wassalamualaikum, ha? Kaya itong mga lumad, madyon, alaw ka mayo. O, magdaya kita sa kung sino yung pandamay na pandemic, makatabid na COVID. Kini siya laki no, hantod sa sunod, igal, igala, hantod sa sunod, igayon, maingod to, o happy Sunday and God bless us all. Thank you.
Ang Angels, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Angel sa Ginoo, ni Paibalo.